Yung wire na yan, merong naka-umbok na parte. So, ibig sabihin, andyan po yung kanyang sira. Magandang araw sa ating lahat. Una, gusto kong magpasalamat sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa aking channel at sa mga manonood. Maraming salamat sa pagbisita. At sana po pagkatapos ng video na ito ay maaari po lamang ay makapag-subscribe na kayo. Ito, may gagawin tayo isang electric fan. Naka-switch on na siya sa number 3. Gawin natin, i-plug in natin siya sa power source. Ayan, umandar naman, umikot naman yung LEC. Tapos, meron akong napansin na pag ginagalaw ko yung wire doon sa may malapit sa plug, humihina yung ikot. So, nagkakaroon siya ng loose contact. Dahil, ang sabi ng may-ari, may mga time na okay naman itong electric fan, pero may mga time din na hindi siya gumagana, na kailangan din gagalawin yung wire dyan sa malapit sa plug. So, andito yung sira niya, no? Siguraduhin lang natin, testing pa natin siya ulit. Yan. Pansin talaga natin na pag ginagalaw natin itong wire, humihina yung ikot. So, ang ating focus ng repair ay dito sa may banda ng plug. Yan, naka-switch on pa yan. So, dito hinahawakan ko siya ng maigi. Ang plug, hinahawakan ko ng maigi, tapos ginagalaw-galaw ko yung wire. Ang purpose ko dito ay upang siguraduhin na dito talaga ang sira. Ayan. Okay naman ang andar, pero pag nagagalaw yung wire, humihina yung ikot. So, ayan po ang ating focus ng ating repair. Magpapalit tayo dito ng plug. So, puputulin natin ang plug, tapos papalitan ito natin ng bago. Tsaka, bago natin ito putulin, papakita ko muna sa inyo kung ano talaga ang problema. Ayan. Yung wire na yan, merong naka-umbok na parte. So, ibig sabihin, andyan po yung kanyang sira. Yan po ang tama na. Yan, puputulin na natin. So, tatapon na natin yung plug na yon, tapos magpapalit tayo ng plug o magkakabit tayo ng plug dito sa kanyang cord. Yan na. Pinapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa, no? So, tatanggalin muna natin yung kanyang insulator ng kanyang cord. Dito ay pinaghihiwalay ko yung wire na yellow at saka blue. Ayan. Natanggal na natin yung insulator ng kanyang cord. So, tapos tanggalin natin yung kanyang insulator. Puputulin natin yan. Yung sunod natin na gagawin ay magtatanggal tayo ng insulator dito sa yellow wire. Tapos yung sunod niyan ay sa blue. Oh, kailangan natin tanggalin ang insulator para yan ang ikabit natin doon sa plug na ating ikakabit dito o ipapalit sa nasira niyang plug. Ayan na. Dito ang ginagawa ko, tinutupi ko yung copper wire dyan sa dulo. Ang purpose ko niyan ay para mas makapal yung copper wire na may kakabit doon sa terminals ng plug. Kukuha lang ako ng bagong plug para yun ang ating ikabit dito. Okay. So, ito na. Meron na tayong plug.
ginagawa ko dito, tinatanggal ko yung kanyang cover, tapos luwagan natin yung kanyang clip, ano. And luwagan lang natin ng screw. Tapos diyan natin ipapasok yung wire o yung ating cord, ano. Ayan na. Maluwag na. So diyan natin ipasok. Medyo minamadali natin ito dahil sabi ng may-ari kung pwede daw magawa kaagad. So ayan, ipapasok na natin siya doon sa terminals. Pansin natin hindi siya pumasok. Okay, so gawin natin, atin na munang tanggalin itong clip, no? So tanggalin natin siya talaga para mas magawa natin ito ng tama. Yan, i-unscrew lang natin siya. Tapos ipakita ko sa inyo na yung kanyang terminals ng plug, ano, meron siyang screw. So gawin natin dito, luluwagan lang natin yung screw para maipasok natin dyan sa butas ng terminals yung wires. Pag magkakabit ng wire, siguraduhin lang na hindi magkakadikit yung dalawang terminals o walang strand ng wire na magkakabit sa dalawang terminals ng plug. Ayan, pasok na natin yung blue, hinigpitan na natin. Sunod naman yung yellow. So pasok na natin doon sa butas ng terminals, tapos ayan, higpitan na natin ng screw. So dito ikakabit na natin yung kanyang clip dito sa may ibaba ng plug. Ayan. Ang purpose niyan ay para hindi magalaw-galaw yung ating connection doon sa terminals ng ating plug. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng fixed na connection. Ayan. Ikabit natin yung isa pang screw dito. Gamit tayo ng Phillips screwdriver, higpitan natin yung screw. Okay. Dito, huwag muna nating masyadong higpitan, i-adjust natin yung cord. Dapat ganyan ang kanyang posisyon para maganda yung ating pagkakagawa. Ayan na. So okay na po itong ating connection ng cord doon sa plug. Ngayon, ibalik na natin ang kanyang cover. Hanapin ko lang yung kanyang nut na hulog yata. Ayan. Ibalik natin yung kanyang nut, tapos kabit na natin yung kanyang cover. So ang gagawin dyan, yan, siguraduhin lang na hindi mahulog agad yung nut doon sa likod. So ito, ikakabit ko na yung kanyang cover at natapos na din yung pagpalit natin ng plug. Hinigpitan ko lang ng screw para safe yung ating ginawa. So ngayon gagawin natin, ititesting natin siya, ipa-plug in natin siya sa power source. Yan po ay naka-switch on na rin sa number 3, tapos i-plug in natin siya sa power source. Ayan na. Okay na, umandar na yung ating electric fan, tapos ginagalaw-galaw ko itong wire dito. Okay na po siya.
hindi na po siya humihinto sa pag-andar. Hanggang dito na lang ang ating video tutorial, at kung may natutunan naman kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa tayong gumawa ng mga videos na katulad nito. Maraming salamat po.